Hello viewers! So today meron tayong short review and demo na gagawin dito sa bagong J-Craft Vintage Series na Stratocaster, which is Relic and Clean. So kung mapapansin nyo, nakalagay pa sa gig bag yung isang gitara, kasi supposed to be, ang gagamitin ko sa vlog na to is yung Surf Green na clean. Kaso sa sobrang excited ko at nagustuhan ko siya, eh bumili na ako ng para sa akin kasi mahirap nang maubusan. Ano ba yung napili kong kulay? So, tignan natin siya. Pero bago yun, kita nyo naman, yung gig bag niya ngayon mas malapad na and mas makapal na yung nilagay na foam. So, okay siya. Libre pa, di ba? Swak na swak. So, ito yung napili kong kulay. Yan. Tobacco Sunburst. So, ito siya. Yan. Sobrang natuwa ako. Sobrang, para sa akin, ang ganda niya. Pati sa price, ang ganda niya. So, syempre, kung tatanong ngayon ako, bakit hindi Relic yung kinuha ko? Kasi meron akong project guitar na Relic. So, madodoble lang. Kaya, ito na yung pinili ko. So, punta naman tayo sa specs. So, naka-vintage tuners. And bow nut, syempre. And rosewood yung fretboard o fingerboard. Ang ganda ng finish. And pagdating sa kanyang fret wires, I think medium. And maple neck, syempre. And yung pinakagusto ko yung feel. Yun. Tsaka yung bigat, syempre. And yung gamit na wood sa body is poplar wood. And yung bridge niya, naka-vintage syempre, and naka-pop-in. Which is yung, kakabit mo lang yung trem arm niya, okay ka na. Gagamit mo na siya. Compared dun sa ibang trem arm, yung kailangan pang iikot, di ba? Minsan kasi, syempre, sa mga budget mill na gitara, yung kahit nakapasok na siya, gumagalaw pa rin, di ba? Although may magagawa naman paraan doon, but yun nga. Ito yung isa sa magandang upgrade na ginawa nila. And, mas makapal na yung trem block. Which is yun din yung upgrade na gagawin ko, basically. Kung halimbawang, hindi ganito. Tapos, isa sa magandang ginawa nila again, is naka-Alnico 5 na pickups. So, mamaya mapapakinggan natin kung anong tunog niya. And yung tunog dun sa Relic. So, pagdating naman sa difference ng dalawang gitara, syempre, vintage look and then clean. Tapos, mas mabigat si clean compare kay Relic. Syempre, dahil sa finish. And ito, standard coating yung ginamit. And I think, dalawang coat lang dito kasi para mas madaling i-relic. And mamaya, mapapakinggan natin kung meron silang difference sa sound. Although, pareha sila ng specs na ginamit. So, mamaya, match-check natin yan. O mapapakinggan natin. So, without further ado, tara, pakinggan natin silang dalawa. So, gumawa ko ng preset dito sa Helix using Fender Amp Sim and Cab Sim. So, yung EQ niya naka 12 o'clock, so pakinggan natin yung dalawang gitara. So, unahin muna natin itong clean. Dito naman tayo sa Relic.
Okay, so for sure, na-notice nyo na may difference yung dalawa. Pero hindi ibig sabihin nun na mas maganda si Relic or mas maganda si Clean. It's up to you kung ano mas prefer nyo. Kung yung tone ba ni Relic or itong si Clean. So, kayo pa rin yung magde-decide. Pero sa ngayon, pakinggan naman natin silang dalawa dun sa settings na gusto ko. Okay, so hanggang dito na lang and I hope nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo if itong clean or itong relic na strat yung kukunin nyo. And check nyo sa description below, nakalagay dun yung website link ng Jolly Music para sa full details ng gitara. Okay, so in my humble opinion, ang gagawin nyo na lang dito is full setup and shielding. The rest is up to you kung gusto nyo i-upgrade yung electronics or hardware nya. Pwede nyo siyang gawin project guitar, walang problema. Again, sulit na sulit yung pera nyo rito, hindi masasayang. Promise yan. So, again, stay safe. So, kita-kits ulit. God bless.